Magandang gabi, Pilipinas! Welcome sa isa na namang fresh episode ng inyong weekly Sunday Night Habit. Bago tayo dumako sa isa na namang panibagong linggo, sama-sama muna tayong mag-recharge ng impormasyon mula sa ahensyang tampok natin ngayong gabi. Isa sa mga pangunahing pangangailangan natin sa buhay ay ang pagkakaroon ng maayos na matutuluyan para sa ating mga pamilya. Kadalasan, isa rin ito sa mga maituturing na pangarap ng karamihan sa ating mga Pilipino. Pero alam nyo ba na ang pangarap na ito ay posible at abot kamay? Yan ang sentro ng ating tatalakayin sa ating episode ngayon. Kaya naman po, tutok dito lang sa programang sumasalamin sa tama, maayos at may malinis na layunin. Ito ang FYI. Sa ating nakaraang episode, nakapalitan natin ng impormasyon ang Office for Alternative Dispute Resolution o ang OADR, kasama ang Executive Director nito na si Attorney Irene Alogok, kung saan niresolba natin ang mga katanungan tungkol sa sistema ng Alternative Dispute Resolution sa bansa. Ngayon naman, makakasama natin dito sa FYI ang isa sa mga opisina ng ating pamahalaan na layunin ang mabigyang pag-asa ang mga Pilipino na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Narito at sabay-sabay nating panoorin. Matulungan ang mga kababayan nating bahagi ng formal at informal sectors na magkaroon ng sariling bahay. Yan ang isa sa mga mandato ng Social Housing Finance Corporation o SHFC. Ang SHFC ay nabuo sa pamamagitan ng Executive Order No. 272 na nilagdaan noong January 20, 2004. Ang executive order na ito ay may direktibang idipat ang Community Mortgage Program, Abot-Kamay Pabahay Fund Program at iba pang social housing powers at functions ng National Home Mortgage Finance Corporation sa SHFC. Layunin ng ahensya na makapamahagi ng 530,000 na flexible, affordable, innovative at responsive shelter solutions sa mga homeless at low-income families sa darating na 2022. Nais din ng SHFC na mapalakas at mapaganda ang kondisyon ng mga underprivileged communities kaugnay ng kanilang battle cry na building adequate, livable, affordable at inclusive Filipino communities o balay. Nalaman nyo na ang overview ng ahensyang bisita natin ngayon dito sa On Point, at para bigyan pa tayo ng karagdagang detalye tungkol sa kanilang mga serbisyo, makakasama natin live via Zoom ang Executive Vice President ng Social Housing Finance Corporation with us here on FYI, si Attorney June Fe Payot. Good evening po, Attorney Payot, at welcome po sa ating programa. Good evening po, Attorney June Fe, and welcome to FYI. Magandang araw, Asec Kris, at sa ating mga viewers. Nagpapasalamat po kami at naglaan kayo ng oras para sa Social Housing Finance Corporation or SHFC. Alright, so umpisa na po natin, Attorney June Fe. Ano po ba ang Social Housing Finance Corporation o SHFC, at ano ang mga serbisyo o programa po ba ang inaalok ng inyong tanggapan para sa ating mga kababayan? Marahil po ay kapag napag-usapan ang mga programa sa pabahay ng pamahalaan, ang NHA po o National Housing Authority at Home Development Mutual Fund o Pag-ibig ang kilala sa pandinig ng karamihan. So ano po yung pinagkaiba ng ahensya nyo dun sa dalawa? So as a Kris, ang SHFC ay isa sa mga key shelter agencies, no, na nasa ilalim ng Department of Human Settlements and Urban Development katulad ng NHA at Pag-ibig. Ang aming ahensya ay itinatag noong January 2004 sa bisa ng Executive Order 272 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At kami ang nagpapatupad ng CMP or Community Mortgage Program na inilunsad naman noong 1988. Ito ay isang programa para sa abot-kayang pabahay, no? Ipinapatupad natin ito dahil naniniwala tayo na ang bawat Pilipino ay merong karapatan na magkaroon ng bahay. So ang ginagawa natin is nagpapahiram tayo ng pondo sa mga legal na organisadong
ang associations, no, upang bilhin ang lupang kanilang inuukupa sa kasalukuyan o ang lupa kung saan nila gustong lumipat o mag-relocate. Anong pinagkaiba namin? Yung kliyente namin, ang talagang mandated namin na clients is yung mga nasa pinaka mahihirap na segment ng ating lipunan. So yun, no, ang SHFC po ay tumutulong sa mga informal settlers natin and nakikipag-ugnayan nga kayo sa asosasyon nila para sila na po ang bumili ng lupa and then magpatayo na rin ng bahay. Ganun po ba, Atty. Junfe? Yun ang ginagawa natin. Ipinapahiram natin yung mga mahirap o mabababa ang kita upang mabili nila ang lupa na kanilang inoccupa na usually ay hindi pa legal na occupation, no? Illegal ang sila, occupants pa sila. Kaya kung gusto nilang bilhin yun, pinapautang natin sila ng pondo. Nabanggit niyo po, Atty. Junfe, na sentro ng inyong mandato ang iba't ibang klase ng loan programs para alalayan ang ating mga kababayan na magkaroon ng sariling bahay. Sino-sino pa po ba ang pwedeng mag-apply sa mga programa ng SHFC at paano po ang proseso nito? So halimbawa po, meron pong informal settlers po. Ano po ang application process sa inyong tanggapan? So gaya nga ng sabi mo, as a Kris, ang ipinapahiram natin ay yung mga maralita o mabababa ang kinikita na wala pang bahay, no? Whether they are in the formal or informal sector. So pwede silang mag-avail ng CMP. Ang una lang nilang ang unang hakbang na kailangan nilang gawin is bumuo sila ng isang association. So community association. So kailangan nilang magparehistro sa DSUD, no? Dati yan ay sa HLURB. Since binuwag na yung HLURB at meron na tayong DSUD, doon na sila dapat magparehistro. So kailangan legally organized association at yung association na yon ang hihiram sa SHFC. At ang inuuna natin o ang mga inuuna nating grupo is yung mga nakatira sa danger zones, yung mga nasa depressed areas, yung mga affected ng mga government projects, at yung mga merong court-ordered eviction, no? At yung mga pinipilit na ng mga landowners na mag-vacate na ng kanilang property. Madali lang naman po, Atty. Junfe, ang magparehistro sa DSUD para sa mga informal settlers na gustong mag-organisa. Kasi yun nga po yung requirement. So, gaano po kahirap o gaano po kadali ang pagrehistro po sa DSUD? Madali lang. I think yung requirement lang ng DSUD is meron silang at least 5 miyembro, no, na magpaparehistro. At alam na yan ng DSUD ngayon dahil matagal na nila itong ginagawa. So, meron silang mga one-stop shop doon sa DSUD. Maganda po yan kasi pag nakarinig ang taong bayan ng registration, medyo allergic sila dyan, eh, di ba? Daming mga requirements. So, maganda pong pakinggan na madali lang po ang proseso. Para naman po sa mga interesadong mag-apply sa mga loan programs ng SHFC, ilang taon ba ang ibinibigay na inyong tanggapan para makapagbayad ng monthly amortization ang mga qualified beneficiaries at ilang percent po ang aasahang interest rate sa mga ito? So nagpahiram po kayo. So ilang taon po usually? Is this ilang taon po to? Gaano po katagal? At ano po yung interest rate? Nagdedepende yan. Kung lupa lang ang kanilang bibilhin, meron tayong hanggang 25 taon, pwede silang magbayad at 6%. Okay? At kung full package naman, ibig sabihin may lupa, merong site development, at merong house construction, nagdedepende naman yan sa kanilang kinikita, no? Inaakma natin sa kanilang mga kakayahan. So, kung sila ay nasa lowest 2 deciles, so ibig sabihin yan, hati-hatiin natin yung income groups into 10, yung may pinakamababang 2 decile na income. Okay? Yung grupo na yon will pay only 2%. Okay? At ang period
of payment is 35 years, no? 35 years. The rest will pay for 30 years, no? 30 years at various interest rates. Yung pinakamataas ay 6%. So, pwedeng 4%, 4.5% at 6%. Pero the lowest two, because gusto nating maging inclusive, sila ay 2% lang at 35 years. So, mas matagal ang kanilang pambayad, asset risk. All right. So, the period is anywhere between 25 years to 30 years. And the interest rate is anywhere between 6% down to 2% for the lowest two deciles. Lowest ever yata na interest rates among the key shelter agencies. No? That's another thing that that sets us apart from the other agencies. Right, so mas mababa po yan kesa sa NHA at saka sa Pag-ibig. Hindi naman to contest, no, Attorney Junfe. It's just that your clientele kasi is the lowest. Lahat naman kami ay nagtutulungan at iba-iba lang talaga yung aming mga mandated na mga clients. Nasa kalagitnaan pa lang po tayo, Attorney, sa paghimay sa mga programa ng inyong ahensya. Dahil sa ating pagbabalik, katanungan naman ng taong bayan ang ilalapit natin sa Social Housing Finance Corporation at syempre ang pagpapatuloy ng ating talakayan sa On Point. Huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik agad ang FYI pagkatapos ng ilang paalala. The Freedom of Information Project Management Office in conducting campus caravans is to encourage our students to be able to utilize the FOI portal as a research tool. You have to go to www.foi.gov.ph, then create an account. You have to fill in the details. You attach your ID, then you verify your email address. Then afterwards, you can choose your agency, then you ask your question. Simple as that. Pakalaking tulong sa amin na malaman yung mga ganitong bagay kasi especially that I'm also a journalist, mahalaga na makagather ka talaga yung mga totoong information. Welcome back dito sa FYI. Kasama pa rin natin si Attorney Junfe Payot, ang Executive Vice President ng Social Housing Finance Corporation. Tinatalakay pa rin po natin tungkol sa mga programa ng SHFC para sa ating mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating On Point, dadako muna tayo sa ating segment dito sa FYI kung saan ang mga boses ng mamamayan ang ating pakikinggan. Ito ang SOS, Sagot, Opinion at Suggestion. Ano po ang mga requirements at ilang taon po ang pinakaabot kayang term period o loan program para sa mga low-income families na gustong kumuha sa inyo ng pabahay? Nagdedepende yan sa inyong income o kinikita. Yung may pinakamababang income o kinikita ay 2% lang po ang babayaran over 35 years. Yung iba naman, yung mas matataas yung income, they will pay either 4%, 4.5%, or 6% for 30 years naman. Maaari po bang ibenta ng isang beneficiary ng inyong housing project ang kanyang bahay o titulo kapag ito ay nabayaran na? Sa loob ng unang 10 taon, no, ng pagka-take out ng inyong loan, ay bawal muna itong ibenta, no? Kasi ayaw natin na pumapasok lang yung mga tao sa ating programa upang mag-speculate. No, minsan may mga speculators din. So, bawal siya ibenta sa first 10 years kasi nga ang gusto natin is magkabahay ang bawat Pilipino. Unless na lang kung ito ay dahil ipapamana mo, no, dahil ikaw ay yung MB or beneficiary ay namatay na or tumanaw na. So yun lang po ang inaalaw natin na pag yung succession lang, yung pagpapamana lang yung inaalaw natin, hindi pwedeng ibenta. Bukod sa mga housing projects ng social housing,
May ibang programa pa po ba kayo para sa mga komunidad na beneficiary ng inyong opisina? Okay. Ang gandang question yan, ano? Kasi naniniwala tayo na ang tabahay ay hindi lamang yung istruktura, yung bahay lang mismo, kundi dapat ay pinapaunlad natin ang buong kabuhayan ng bawat beneficiary natin. So meron kaming mga iba't ibang mga programa upang ma-ensure na sila ay magkaroon ng mas magandang buhay. Meron tayong mga livelihood programs. Nagbigay kami ng mga ng sewing machines, halimbawa sa isang HOA, yung Gold Mine HOA sa Quezon City. Meron din tayong ginawang livelihood program sa isang HOA, yung Green Harvest HOA sa Palawan, no? Sila ay gumagawa ng kasuy, no? Cashew nuts naman yung business nila. Meron din tayong 15 associations sa Zamboanga na nagkaroon ng mga NC2 sa TESDA para sa Hilot Wellness at Beauty Care courses na ipinatupad din ng SHFC. May moratorium po ba sa pagbayad ng hinuhulugan sa social housing ngayong may pandemic? Nagkaroon tayo ng moratorium for 3 months noong from March 16 to June 15. Ito ay ayon nga sa Bayanihan Heal as One Act, no? But I heard meron na din tayo ngayon na Bayanihan 2. So yan ay pag-uusapan namin ulit kung ipapalawig namin yung moratorium. Maraming salamat po sa mga nagpadala ng mga tanong para sa Social Housing Finance Corporation. At para po sa inyo na interesado rin na magpaabot ng kanilang mga nais ipasagot, opinion o suggestion, mag-iwan lang po kayo ng mensahe sa ating Facebook page na facebook.com/FYIPHOfficial. Thank you po, Attorney, sa pagsagot sa pulso ng ating mga kababayan sa ating sagot, opinion at suggestion. Ngayon naman po ay dumiretso na tayo sa huling bahagi ng ating On Point. Sa kabuuan po, Atty. Junfe, ilang pamilya na ang natulungan magkaroon ng sariling lupa at bahay ang SHFC? Paano po sinisigurado ng inyong tanggapan na ang programa at mga updates ng ahensya ay naipaparating sa ating mga kababayan? Sa kasalukuyan, sa 32 pagpapatupad ng CMP, meron na tayong natulungan na over 400,000 na mga pamilya Asec Kris. Wow. So that's 400,000. So kung multiply natin yan by 5, let's say that's the average size ng Filipino family, although it's usually 6 sa mga low income groups, no? So 400,000 times, let's say 6 na nga, that's 2.4 million Filipinos or individuals na nakapag-avail na or natulungan na natin through our program or the CMP. Yung mga loans na inirelease natin is umaabot na ng halos 24 billion na ang na-release natin for these affordable housing programs as a Kris. Paano nyo po nasisigurado na yung mga impormasyon tungkol sa mga programa nyo, Attorney June, ay nakakarating nga sa mga beneficiaries at future beneficiaries po ng programa? We work closely with the LGUs kasi under UDHA or the Urban Development and Housing Act, yung LGUs po talaga ang mga frontliners sa usaping pabahay, no? So we work very closely with them. Madalas meron na silang mga inventory ng kanilang mga ISFs or informal settler families. Kaya mas madali na nating ma-identify yung mga nangangailangan ng housing assistance. And of course, alam naman natin pag may mga construction, kailangan natin kumuha ng permits from the LGU. So yan din ay nakakatulong sa amin yung partnership natin with LGUs. Sa kasalukuyan, meron na tayong 95 LGUs na naging mga partners na natin. Ito ay madalas mga syudad, mga cities, mga municipalities. Meron ding mga provinces, no, na naging partners na natin.
meron ding barangay, in fact, no, na naging partner na natin sa ating mga programa. And sabihin ko lang, as si Kris, na even though may pandemya, hindi natin hininto ang ating pakikipag-partnership sa mga LGUs. Since April, since nung nagka-ECQ tayo, tapos naging GCQ, nagkaroon na tayo ng 11 signing of MOUs na virtual, no, with various LGUs sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao. No, we did not let the pandemic stop us from doing our mandate, kasi alam natin na lalong-lalo na ngayon napakahalaga ng bahay, ng adequate housing, no, at alam naman natin na ito ay isang right, ito ay isang human right, no, kaya sinisigurado natin na we still work closely with LGUs. Meron din tayong mga ginagawang info dissemination with HOA, so directly with HOA naglalabas ang SHFC ng mga advisories na related sa COVID, no, upang maiparating natin ito sa ating mga partner homeowners, no. At regular din natin silang minomonitor kung ano na ang ginagawa nila at kung ano pa yung ating mga maitutulong sa kanila. So tuloy-tuloy lang ang ating pagsiservisyo sa ating mga nababayan, lalong-lalo na ngayon na may COVID as a crisis. Para sa mga viewers po ng FYI na informal settlers po, paano po nila kayo makokontakt? Nasa Facebook po kayo, ano po yung physical address ng office ninyo para mapuntahan po kayo? At parting message na rin po, Attorney Junfe. Okay, maaari po nyo kaming makita o bisitahin sa Facebook page namin. Ito ay facebook.com/SHFCPH. Meron din tayong website www.sshfcph.com, para sa mga impormasyon na kailangan ninyo. Yung office natin ay nasa Makati, nasa 8737 Paseo de Rojas. Nasa BDO Plaza building tayo, madali lang siyang mahanap. Nasa harap kami noong monumento ni Sultan Udarat, no? Sultan, nasa ano to? Malapit sa Ayala, yung Ayala Park, no, sa Triangle. Alam ko po yan, Attorney Junfe, diyan po ako nag-practice many years ago. That's the gold building. Yes, yan lang ang yung nag-iisang gold building sa Makati. Yes. Maraming salamat po, Attorney Junfe Payot ng Social Housing Finance Corporation. Mabuhay po kayo and stay safe. Thank you, Asec Kris. Maraming salamat po sa pagbibigay ng impormasyon dito sa FYI ngayong gabi, Executive Vice President Attorney Junfe Payot. Stay safe po and stay healthy and good night. Isa lang ang Social Housing Finance Corporation o SHFC, katuwang ang National Housing Authority at Home Development Mutual Fund o mas kilalang Pag-IBIG, na naglalayong magbigyan ng disente at maayos sa tirahan ang mga Pilipino. Bilang isang individual ay posible na ito, lalo na kung sasamahan ng sipag, tiyaga at pagpupursigi sa buhay. Lahat ng ito sa tulong at pag-alalay ng pamahalaan. Susi rin na nailalatag ng mga ahensyang ito sa mamamayan ang detalye at proseso ng kanilang mga programa, serbisyo at proyekto. Kung kaya naman narito ang FYI na bukas sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan para maging instrumento na maipalam sa publiko ang tama at nararapat na impormasyon. Coming up next, comments at reactions ng ating mga taga-subaybay ang iisa-isahin nating bibigyang pansin. Susunod na yan dito lang sa FYI. Thankful
of the President's accomplishments, which have benefited majority, if not all, Biliranons, that we strongly believe in his trust and governance as good for the country and for the Filipino people. Ngayon po, nakita ninyo yung pagbabago. Walang uniforme, walang rango, walang pwesto sa gobyerno na mataas po sa amin. Yun ang masakit. Puro nire-report lang at nakakarating sa inyo, pinatay at pinabayaan. Pero itong mga gantong good news, 15 po yan. Guilty! I am here to inform you that FOI is not just about transparency and accountability. It is a way for us to empower our citizens. The information that we have in government is information we got because you paid your taxes and therefore you have a right to ask for that information. Yun ang maganda sa freedom, yun ang maganda sa sitwasyon natin sa Pilipinas, nasa kamay ho natin kung paano natin tatahakin ang future natin. Pero habang nandito tayo ngayon, ginagawa ho lahat ng Duterte administration para mabigyan tayong lahat ng komportableng buhay. Nagbabalik po ang inyong programa, ang FYI. Ano naman kaya ang masasabi ng ating mga taga-subaybay sa ating Facebook livestream tungkol sa tinalakay natin ngayong gabi? Tunghayan natin yan dito lang sa Share Ko Lang. Maging bahagi ng ating programa at makialam sa mga napapanood na issue, mag-like, comment at share lang ng ating mga pages. Bukod dyan, makikita nyo rin sa ating social media accounts ang iba't ibang mahalagang announcements at paalala mula sa pamahalaan. Bisitahin lang po ang aming official Facebook account, FYIPH Official, at sundan din ang official Facebook at Instagram accounts ng Freedom of Information Philippines. Siyempre, samahan nyo rin kami tuwing Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa FOI sa radyo. Mapapakinggan yan sa Radyo Pilipinas 738 on the AM at sa bayang mapapanood sa lahat ng digital platforms ng PCOO. Layon ng ating programa na maitaguyod ang pamahalaan para mas maging bukas sa publiko ang mga gawain, proseso at impormasyon ng iba't ibang ahensya. Sa pamamagitan nito, nabibigyan natin ng pagkakataon na malaman at maunawaan ng mamamayan ang mandato ng bawat ahensya at ng mga nanunungkulan dito. Magiging tulay nyo rin po kami para sa patas at totoong paglalahad ng kaalaman. Maraming salamat po sa pagtutok nyo sa 30 minuto ng siksik, liglig at umaapaw sa impormasyon at talakayan. Lagi natin tandaan, karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang mahahalagang impormasyon mula sa pamahalaan. Ako po si Asec Kris Ablan at ito ang FYI.